Oh, ikot ka. Sa bayan ko yung aking kamag-anak. The way yung pinaglaro ng masamang espiritu. Naglalakad lang dito sa lugar na ito. Sa kanya, totoo, mayroong bad spirit. Si Satanas, sa iyong promotor ng pagiging magnanakaw, mamamatay tao at mapangwasa. Tanging na deliverer natin. Tanging makapag-iingat sa atin. Walang iba kung yung Diyos. Kaya ikinwento ko sa kanya kung bakit naparito ang ating Panginoong sa Kristo may 2,000 taon na nakakaraan. Siya na tunay na Diyos nakitulid sa tao kasi ang kanyang ililigtas ay tao. Tayong mga tao, makasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya yung kaloob ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kapag meron nun nagtuturo at nangangaral sa ating patungkol kay Kristo, at tayo po ay ni-encourage na magsisi na talikuran natin ang ating mga kasalanan, tanggapin at panampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoong tagapagligtas. Kapag tinawag natin siyang Panginoon, handa po tayong mag-submit. Handa tayong sumunod sa ating Panginoon. Kapag siya'y tinawag natin Panginoon, handa tayong magsisi, talikuran natin yung kasalanan. Kasi kaya siya namatay doon sa cross. Dahil sa pagmamahal sa atin. Kaya tama yung sinabi doon sa John 3:16. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ipinagkalaob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at hindi magkaroon ng buhay na wala. The only Savior, the only deliverer who transform us mula doon sa ating pamumuhay sa kasalanan is no other than the Lord Jesus Christ. Good morning. Oh, ano? Ne, good morning. Good morning, Papa. Good morning. Sir Marjorie, happy birthday, ha? Saan nila lang kita magpe-pray? Oh, God bless. Kaya yung nangyayari sa atin ngayon, yung nangyayari yung nakakamata ng maraming mga tao. Bakit nakakaranas sila ng dilubyo? Nakakaranas sila ng matinding kapakamakan. Kapag ang buhay ng isang tao ay nananatili tayo ng bumulsak sa mga bigyan natin ang pagkakataon ng Diyos na tayo kanyang panghimasukan. Na tayo kanyang mapailalim doon sa kanyang kapangyarihan. Lalo na po yung
Hello, good morning. Kumagawa ng mabuti. Ganun yung ginagawa ni Jack ng kanyang mga demonyo. Even yung mga hidwang pananampalataya ngayon ng kanyang mga leader ay mga false teacher, false prophet. In-expose na yan ng Panginoon eh. Makikilala nyo daw ang bulaang propeta sa pamamagitan ng kanyang mga ito. Pag-aralan nyo. Yung uri ng pamumuhay na meron sa tao. Ang ating nung modelo. Eh walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi yung sino man tao. Hindi yung ating mga tagapanguna. At kung meron man tayong mga tagapanguna, ang kanyang kinukopya at ginagaya ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Siya yung sentro. Lagi kung meron tayong maipagmamalaki, sabi nga ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31, ang ipagmalaki natin si Jesus, yung kanyang ginawa sa atin. Hindi kung sino man, hindi yung ating sarili. Yung ginawa ng ating Panginoon sa buhay. Pauwi na ho tayo. Tayo. Alalahanin niyo po yung mensahe ng ating Panginoon at pinakapapag sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Kung bakit ang ating Panginoon inaparito. Dahil nakita ng Diyos, hindi reliyon ang makapagliligtas. Ang tanging makapagliligtas sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Yan ang dayla. Kung bakit mahigit 2,000 taon na ang nakaparaan. Ginanap ng Panginoon sa Kristo yung kanyang napakalagang tungkol. At yung kanyang banal na Espiritu ang ikatlong persona ng Pagka-Diyos. Siyang nananahan ngayon dahil siya yung iniwan ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat tumanggap at sa sumampalataya sa ating Panginoon bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Inuulit ko, naman ang ating tunay na Diyos na ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain tayo ng Panginoon. God be all the glory.